Kamusta mga paps and mams, ako nga pala si Moto Chica Dora na maghahatid sa inyo ng impormasyon ng mga bagong lalabas na motor. At ngayon nga ay talakayin natin kung sino ang mas malakas na underbone ngayong 2021, at kasama na nga rito itong bagong ilalabas ng Yamaha. Ang Exciter 155 o mas kilala sa tawag sa atin dito sa Pinas na Sniper 150 ay re-release na nga sa Vietnam yan sa June itong taon na ito. At syempre i-re-release din ng Yamaha Philippines ang version 3 ng Sniper dahil isa ito sa mga naging successful motorcycle nila dito sa Pinas. At syempre mga ka-Chica Moto, bibigyan ko kayo ng comparison specs sa dalawa pang motor na underbone. Ito ay ang Honda GTR 150 at ang Hyper Underbone ng Suzuki na Raider R150Fi. Bago tayo magsimula mga ka-Chica Moto, kung bago ka pa lang sa aking channel ay i-click mo na yung subscribe button at bell icon para updated ka sa mga chika ko. So simulan na natin. So ano nga ba ang mas malakas ngayon na motor pagdating sa underbone category? Wala nang excuses dito ang Sniper version 3 dahil meron na itong 6-speed transmission gearbox. Kaya naman malalaman na natin kung sino na ba ang the king of underbone ngayon taon. Umpisahan natin sa specs comparison. Ang Suzuki Raider R150Fi ay may 18.5 na horsepower at 10,000 RPM, max torque ay 13.8 Nm at 8,500 RPM. Double overheaded cam. Ang Honda GTR Supra naman ay may 16,000 horsepower at 9,000 RPM. Max torque naman ito ay 14.2 Nm at 6,500 RPM. Double overheaded cam. At sunod nga natin itong bago ng Yamaha, ang Sniper 155 BBA na may horsepower na 17.7 at 9,500 RPM. At max torque naman ay 14.4 Nm at 8,000 RPM. Single overheaded cam, with BBA technology. Kita nyo naman sa max power ay lamang ang Raider R150, at sa max torque naman ay di papahuli ang bagong Sniper version 3. Sa mga hindi nakakaalam, ang horsepower ay ang lakas ng isang makina at ang torque naman ay ang lakas ng hatak sa makina. Kung mapapansin nyo rin ang dalawang motor ay DOHC or double overheaded cam, samantalang ang Sniper naman ay SOHC. Sa mga di nakakaalam, ang single overheaded cam at double overheaded cam ay magkaiba. Dahil mas malakas ang binibigay na power ng isang DOHC dahil meron itong dalawang nag-o-operate na camshaft para sa intake at exhaust valve. Samantala, ang single overheaded cam naman ay meron lang isang operating camshaft sa loob ng makina para sa intake at exhaust valve. Ang isa pang pagkakaiba nila pagdating sa makina ay yung SOHC ay mas malakas na ibinibigay na hatak or torque sa low or mid na RPM at wala itong masyadong isasagad sa dulo. Unlike sa DOHC naman ay mas malakas sa duluhan or top speed ng makina pero sa arangkada or hatak ay mabagal ang pag-angat nito. Balik tayo sa tatlong underbone comparison. Ang seat height ng Raider Fi ay 765 mm, ang GTR naman ay 780 mm, at ang Sniper 155 ay may seat height na 795 mm. Ang wet weight ng Raider Fi ay 109 kg, ang GTR naman ay 121 kg, at ang Sniper 155 naman ay may 121 kg. Ang fuel tank capacity ng Raider ay 4 liters, ang GTR naman ay may 4.5 liters, at ang Sniper 155 naman ay may 5.4 liters. Mas mataas ang upuan ng Sniper 155 at swak ito sa mga may height na 5'8 or 5'7. Nalapat ang paa sa lupa, sa bigat naman ay pareho sila ng GTR at sa fuel tank ay mas marami nang makakarga sa Sniper version 3.
Hindi na natin masyado ay dedetalye ang lahat ng specs ng tatlong motor na ito, tanging mga mahahalaga at mga bagay lang na nadagdag sa Sniper 155 para malaman natin ang pagkakaiba. Kung worth it ba mag-upgrade ng Exciter or Sniper version 3 ngayong taon. Ang kagandahan nga dito sa Exciter 155 ay meron na rin itong VVA or Variable Valve Actuation. Para madali ninyong maunawaan, ang VVA ay merong dalawang intake cam kapag low to mid ang RPM ang ginagamit ng makina yung maliit na cam for better fuel economy. Kapag nasa high RPM ka naman ang ginagamit ng makina ay yung malaking cam at the same time nagdudulot din ito ng fuel efficiency sa makina. Kaya ito tinawag na variable kasi naman pabago-bago ito ng cam load depende sa RPM or takbo ng motor mo. At di pa nga dyan nagtatapos ang upgrade nitong Sniper 155 dahil meron na rin itong assist and slipper clutch. Assist, less effort sa pagtapak ng clutch at the same time pinababa nito ng 10mm ang clutch lever para sa smooth shift ng gear. Ang slipper clutch naman ay nakakatulong ito, once na magkamali ka ng pag-downshift ng nasa high RPM pababa sa low RPM, ay nagdudulot ito ng pag-lock ng gulong na maaring maging sanhi ng disgrasya, pero dahil sa slipper clutch pinapanatili nito na stable pa rin ang pag-ikot ng gulong. Kahit na nagkamali ka ng pag-shift ng gears from high RPM pababa dahil tinutulungan nito na paghiwalayin ang clutch boss at pressure plate sa loob ng makina, para hindi mag-lock or mag-wobble sa pagpasok ng shifting gear. Ayos diba? At bukod pa dyan meron na rin itong tire hugger at engine cover plus USB charging port at smart keyless system na nga rin ito. Ang daming upgrade sa version 3 at kung ako ang tatanungin kung worth it ba mag-upgrade from version 1 ng Sniper to version 3. Aba worth ito. At ang issue noon sa chassis or frame nito dahil sa crack ay nasolusyonan na ng Yamaha. Ang estimated retail price nga ng motor na ito pagdating sa Pinas ay nasa 110 to 15,000 pesos. At ang estimate launching naman nito sa Pinas ay baka pagsabayin na nito ay launched ang Aerox at itong Sniper 155 sa second quarter ng taon. Sa tingin nyo mga paps and mams sino na ang bagong hari ng Underbone, ang Sniper VVA na kaya, o ang Raider R150 pa din? Abangan nyo na lamang ang susunod kong mga ichichika, kung gusto nyong magpa-shoutout mag-comment lang po kayo, ride safe and peace out!